Yun, kamusta mga port? Ano ang balita sa inyo? So, another day, another week, another vlog na naman tayo mga port. For today's vlog mga port. So, ayan, usapang replica shoes tayo mga port. Yung mga copy, imitation, o kung ano pa man tawag nila dyan. Yan ang pag-uusapan natin for this vlog. So, yan nga, meron tayong isang sapatos dito na i-unbox mga port. Tignan natin ang quality niya kung palalabas siya. Unfortunately mga port, isa wala tayong pagkukumpiran. Maganda sana kung meron tayong comparison. Kagaya nung Jordan 11 na cool grade na ginawa natin comparison last time. Sayang lang. Sana lang meron tayong comparison. Kung meron tayong apport dyan dito sa Dubai na merong ganitong pair, maganda yan. Compare naman natin. Tara. So bago tayo magsimula, kung bago ka palang napadpad sa aking channel, ang channel ko madalas ang usapan dito ay sapatos. Kung sneakerhead ka o kung trip mo lang ay mga sapatos, baka ito ang channel na para sa iyo. Click mo na ang subscribe button. Click mo na rin ang like kapag nagustuhan mo ang video na to. Get without any further ado, let's get started. You know, Ricky Cruz here. At welcome to my channel. So yan mga port. Excuse me po. So yan mga port. Yung mga tinda sa Caraqueb Outlet, sa Close Out, o sa kung ano pa mga tindahan dito yan ng mga imitation, copy shoes, fake shoes, kung ano pa man tawag nga dyan. Yung mga OEM na madalas kong sinasabi sa inyo, ay isang magandang halimbawa ng mga sapatos nila na tinitinda ron. So yun, meron silang mga OEM doon at saka yung talagang fake na sapatos. So yun, dahil nga pag-uusapan nga natin itong replica sneakers, kopya, eh magandang halimbawa yung OEM ng mga Caraqueb na yan. So yung sapatos na meron sila, yun yung mga OEMs. So itong sapatos na to mga port is iba kumbaga sa pagiging sa pagkakakopya ng OEM. So ito yung isa sa mga tinatawag nilang UA pair na unauthorized pair na tinatawag nila sa may word ng sa ng sapatos, sa mundo ng mga sapatos. Yan. So, meron nga isang vlogger akong napanood. Hindi ko na rin makita mga apat yung channel niya. Pero, isa siyang vlogger, Filipino, based in China. I-explain niya sa channel niya yung ano nga ba ang UA o unauthorized pair? Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ano nga pinagkaiba nito sa mga OEM, sa mga deepfake na sapatos? So, yun. Pinanood ko yung vlog niya. Unfortunately, hindi ko ma-share kasi hindi ko na makita yung channel niya. Dumaan lang sa wall ko. So yun, explain ko sa inyo yan later. Buksan muna natin to para makita nyo kung ano ang quality nitong sapatos na to. So ito para sa mga yan, sneakerheads dyan. Sa box pa lang mga port, alam nyo na malamang kung anong sapatos ito. Yun. So, buksan natin. Bang. Yan ang pabalot ng pandesal. Air Jordan Union. So, yan nga yung mga port. Air Jordan 1, Union. So, ano, maraming klase ng Union. Merong 4, merong Jordan 1 Union na ito. Tapos, meron pang isa, yung blue. Which is, ito nga ay ang black toe, mga port. Na Jordan 1 Union. Bang! Sama pa rin yung kanyang tag. Yun, no? Bang! So, labas natin siya. Boom. Yan, so when it comes sa box, although copy nga siya mga apport, replica, yan, yung pambalot ng pandesal niya. Ganda. Decente. Yung box. So yan, saan tabi muna natin ulit to? Saan ganda kahit yung box niya? Panalo. So, yan. Yan, medyo nakabend sa pagkaka-box niya. But, doesn't matter. And, meron siyang extra laces, mga port. Yan. Nakabit sa kanya yung black. And then, ito yung extra laces niya. Yellow and ito yung dalawang kulay. Black and cream yata ito. Nasa ibabaw. So, karama pa rin yung tag niya. Jumpman, tapos may Union. Ayan.
Okay, mga apport. So when it comes to quality, panalo. Yan. So hindi nga ito katulad ng mga sapatos na nakikita natin sa may Karakeb, sa may Closeout. Ibang kasing klase yung quality na ito, mga apport. So, ganoon na rin. So expect mo na rin. Maganda ang quality. Probably mas mataas din ang presyo. So yung mga nasa may Karakeb, nasa may Closeout, mga apport, is pakakabili tayo ng mga sapatos sa kanila from 450 up to pinakamababaw na 150, brand new OEM. Which is ang ganda ng quality. Pang harabas, pwedeng-pwede na. Pero yung quality nito, kumpara mo sa quality nun, ibang level to. It is 1:1 na yung tawagin nila. Yung quality leather-wise niya, tapos yung tahi niya, outsole, midsole, insole, kahit saan mo siya tignan, mga port, hindi mo na talaga makita hindi siya original kung hindi mo ididikit sa original pair talaga. So yan, itong materials na ginamit niya rito, yung parang, alam mo yung tarapal sa bantil, sa tirador. Yan, ganun. Ang ganda ng quality niya, panalo. Tapos, leather, yan, sa heel. Tapos itong gamusa niya sa swoosh, buhay na buhay, mga apport. Ayan, no? Panalo. Yung tang niya, ganda, kapal. Sa toe box. Tapos yung yellow linings niya, panalo. Ito yung nasa loob, shoe tree niya. Tapos yan ang kanyang insole. Bam! UNLA, the best. Bango. So yun, mga port, napakaganda ng details nito talaga. Binili ko ito, mga port, pinurchase ko to sa akin tong pair na to. Hindi ko to hiniram. Yan, pinurchase ko to hindi dahil sa supporters ako ng mga fake replica. Hindi, mga port. So, marami nga rin akong Jays. Nakikita nyo naman sa mga vlog ko na nanalo tayo sa raffle. Iba, binibenta ko na nga dahil over na rin tayo. Hindi ko naman masusuot lahat. Nasa box lang, masayang. So, binibenta ko rin, mga port. Itong mga ganitong klaseng vlog na ginagawa ko, hindi rin ito sponsored ng kahit anong tindahan. Hindi ako nagpo-promote ng replika. Ang vlog natin is para sa inyo na rin, mga para maging aware na rin kayo. Madalas ngayon kasi, mga port, is marami nang nagbebenta ng sapatos na ganito, tapos sinasabi nilang original, ni-scam lang nila kayo. So, para maging aware na rin kayo sa mga ganitong quality. At isa pang napakagandang dahilan, mga port, kung bakit ko pinurchase ito is hindi ko afford ang original nito. Hindi, sneakerheads ako, mga port. Oh, papunta pa lang ako sa sneakerheads. Pero never ako sigurong gagastos ng ganung klaseng halaga na sapatos. Ang sapatos nito is 9.5, mga apport, which is a stock X, ay nagkakahalaga siya ng sa dirhams, mga almost 7,000 dirhams na, mga apport. So hindi ko yatang kayang mag-invest ng ganung kalaking halaga para sa sapatos at para irak ko lang, mga apport. Yun nga, katulad na sinasabi ko sa mga nakaraang vlog ko, mga apport, is it doesn't matter, mga port, kung anong sapatos ang susuotin nyo, original or fake, nasa inyo lang yan. Sa pagdadala nyo lang yan kung paano nyo irarak yung sapatos. At huwag nyo lang sabihin original ang suot nyo kung ito man ay peke. Yun lang masama. At kung hindi naman talaga kaya ng budget mo ang bumili ng original fair, at ang kaya lang ng budget mo is OEM, replicas, pwedeng-pwede na yun, mga port. At the end, ikaw lang ang magsusuot niyan, ikaw lang ang gagamit niyan. Yung mga tao sa paligid mo, wala silang pakialam sa iyo kung ano ang suotin mo. Hindi sila dadapa para sambahin yung sapatos mo o kung ano man ang suot mo. Nasa isip mo lang yan na baka isipin nila, oy, peke yung suot, oy, ganyan, ganyan. Nasa isip mo lang yan, mga port. Basta bumili ka ng sapatos, bumili ka ng kahit anong gamit, irak mo lang yan, nasa sayo yan. Okay, so pagdating sa pair na to, mga port, ano bang napansin ko sa kanya? Wala akong talagang may pagkukumparahan nito, pero nag-check ako sa mga pictures online ng original nito. Ang mga napansin ko lang is yung size stitching ng blue na yan, hindi ko sure kung nakuha niya talaga. Parang medyo galit-galit siya ng konti. Pero
hindi mo talaga mapapansin mga apoy. Sabi ko, hindi mo talaga mapapansin. And then, yung Air Jordan logo, parang medyo malaki siya ng konti. Pero konti yung konti lang naman. Ang laki niya. And ang print. Ang print niya dyan sa may insole niya. Yan. Hindi siya gaanong clear. Although mababasa mo siya, pero unlike sa original mga Apple, yung sa original talaga, pag tinignan mo, parang 20-20 vision ng mata mo. Ito hindi, parang medyo malabo ng konti ang mata mo, parang medyo blur ng konti. Pero it doesn't matter, nasa loob naman siya mga Apple, hindi rin makikita ng mga tao yan. Hindi papatanggal yung sapatos mo para silipin nila ang insole ng sapatos. So yun, hindi ko na rin sasabihin kung saan ito nang galing. Dahil hindi ko nga rin ipopromote ang mga ganitong sapatos na sinasabi ko sa inyo mga Apple. Pero kung gusto niyo, pwede niyo akong i-private message niyo na lang ako sa aking Instagram o sa aking Facebook page. Pwede ko rin sabihin, share sa inyo kung gusto niyo lang mag-purchase ng ganitong klaseng sapatos. Nakikita niyo naman yung Facebook tsaka Instagram page ko dyan. Lagi nasa may baba lang yun, nagpa-flush. So yan, expect nga mga Apple. OEM shoes, mga sapatos dito na madalas kong pinapakita sa inyo, ay worth, makakabili ka na worth 150 dirhams. Expect mo na rin yung quality na hindi ganun ka-solid. Unlike nga nito. So ito mga port is nagkakalaga ng $125. Yan, katulad ng mga laging pinapakita sa inyo dati na kinukuha na galing kay Brandon. Yan, dun to. And, meron nga, katulad na sinabi ko sa inyo mga port, yung Filipino blogger na nakabase sa China. Ano nga ba ang UA pair? So itong mga UA pair na to, unauthorized pair na to mga port, is a LJR batch to mga port. Maraming mga batches yan. LJR, OG, basta marami. Ano nga ba ibig sabihin ng mga LJR, OG mga batch na yan mga port? So yung mga port is nag-stand out lang sila as company. Kung anong company siya nang galing. So ito is LJR batch to mga port. Katulad nga sinabi ko kanina yung Pinoy na vlogger na nasa China is sinabi niya ano nga ba talaga ang UA ba, ang mga UA unauthorized seller. So yan, katulad ng sinabi share ko sa inyo sinabi niya dahil nga doon siya marami siyang napapasok na company ng mga sapatos. Ang unauthorized pair mga Apple is sabihin natin kasi si Jordan mga Apple o yung mga factory ng sapatos wala silang sarili nilang factory sa US o sa bansa nila. So ang ginagawa nila nagkakaroon sila ngayon ng bidding something like that o bibigyan nila ng authorization yung isang kumpanya sa China na gumawa ng sapatos nila. So ang kumpanya na to na binigyan ni Jordan o ng kahit na anong brand na sapatos na gawin yung sapatos niya. Sige sabihan si Jordan, gawin niyo yung sapatos na to at kayo magpo-produce ng sapatos namin at nadali nyo ngayon, pambenta, ganyan. So sila ay authorized company. Yun na nga mga port, authorized sila. Tapos kapag natapos na yung kontrata nila, si Jordan nakakita ng ibang kumpanya naman ngayon. Nagagawa ng sapatos nila, maybe mas murang kuha nila, mas murang manpower doon para gawin sapatos nila. For some reason, hindi natin alam. Binigay nila ngayon yung authorization sa isang kumpanya na gumawa ng sapatos nila. Sila na ngayon ang magpuproduce ng sapatos ni Jordan. And then, sila ngayon ay authorized. Paano naman yung nauna? Dahil wala na silang kontrata, hindi naman pwedeng magpatuloy ang hindi naman pwedeng mag-stop na yung company nila sa pag-produce ng mga sapatos. Ano nang mangyayari sa kumpanya nila? Hindi naman pwedeng magsarado na lang. So dahil ginagawa nila yung sapatos ni Jordan na alam nila kung paano ito gawin, pasikot-sikot, shape, stitching, lahat, materials, alam na nila, magpo-produce pa rin sila mga apport. Gagawa pa rin sila. Although hindi na nga galing kay Jordan yung materials, kukuha na lang sila ng almost the same materials na ginagamit ni Jordan dahil kabisado na nila. So dahil wala nga silang lisensya, tinanggal na sila, nasa kabila na yung lisensya ng paggawa ng sapatos, siya ngayon ay magiging unauthorized na. Unauthorized na siya, wala na siyang lisensya, pero hindi siya nag-stop, nagpo-produce pa rin sila.
doon ngayon papasok itong mga unauthorized pair. So, yun ang sabi ng ating kabayan na vlogger na naandoon sa China. So, yan. Hindi rin natin alam, pero may point siya. Parang, siyempre, ganun na nga mangyayari dyan. Dahil kuhang-kuha na, kopyang-kopya, nagkakaroon na lang slightly different sa materials na ginagamit nila. Yun. So, para doon sa mga ibang tao na nagbebenta ng mga ganitong klaseng sapatos, please lang naman, huwag nyo namang sabihin original yung sapatos na binebenta nyo tapos papatungan nyo pa ng malaking halaga. Huwag naman sana kasi kawawa din yung mga taong hindi naman nila alam kung paano tignan yung sapatos o paano i-legit check yung isang sapatos tapos peperahan nyo lang sila para sa pair na almost original pero at the end, fake lang din naman pala. Ako mga port honesty, nagsusot ako ng mga reps na sapatos, OEM na sapatos, katulad ng J11 ko. Lahat ng makapansin, oh, ang ganda ng sapatos mo ah. Sa mga katrabaho, mga kaibigan, ang ganda ng Jordan mo ah. Sabi ko, oh, thank you, fake yan. Diretsahan, kung fake ang sapatos mo, fake ang sapatos mo, kung original ang sapatos mo, original ang sapatos mo. Basta rock lang ng rock mga port. At the end is, ikaw lang naman talaga yung magdadala ng sapatos na yan o ng kung anumang gamit na susuot mo. At lagi nyo lang din tatandaan mga port, anumang batch ang sapatos nyo, LGR, OG, etc., PK, something like that. Dalawang klase lang ang sapatos. Original, fake. Yun lang. So yun mga port, sana ay nagustuhan nyo yung vlog natin for today. At sana rin ay may na-share ako sa inyo ng kahit papaano pagdating sa mga replika ng sapatos. Yun, para hindi na kayo maloko someday sa mga nagbebenta ng fake at sinasabing original. So, that's our vlog for today. Kung bago ka sa channel ko, please huwag mo kalimutan i-click ang red subscribe button down below. Click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating video. At kung matagal ka nang nanonood at hindi ka pala subscribe, i-subscribe mo na yan! It will be highly appreciated mga kapatid kung i-click mo na subscribe button na yan. Kaya paano pa nga ba? See you again sa susunod nating video. Yo! Thank you guys for watching. If you like this video, please click the thumbs up, leave a comment, and for more videos, please click the subscribe button, and see you again sa susunod nating video.